araw mga bes. Ngayong araw, pag-uusapan natin ng bike vlogging camera setup, DIY style. Okay. Okay, so eto, nasa bahay na kami. Gabi na, hindi ako pwedeng magsalita ng malakas kasi tulog na yung si Mrs. tsaka yung mga bata. Sa video sana na to, gusto ko lang sana nga i-share kung paano ako mag-setup ng camera sa pagbabike vlog. So, sana makatulong ito sa mga gustong mag-umpisa o mga nag-uumpisa pa lang na bike vlogger. Ayun, umpisahan na natin. So, umpisahan natin sa mounting kung saan nilalagay yung camera. Marami kang pwedeng paglagyan eh. Pwede sa ulo, pwede sa kamay, pwede sa handlebar, pwede sa top tube, sa seat tube, pwede. Pero ang pinaka-paborito ko ay yung chest mount. So, bali ang gusto ko sa chest mount kasi kita yung kamay mo sa manubela. Kita yung kamay, tsaka yung pinaka-manubela, tsaka yung kalsada. Bali, yun yung parang point of reference yung bike. Yung manubera ng bike mo, alam nila na doon ang gagaling yung video. Kung sa helmet mo ilalagay, stable yung video mo kasi parang natural gimbal yung ulo ng tao eh. Pero para sa akin, hindi masyado siyang maganda kasi walang point of preference. Para ka lang lumilipad sa gitna ng kalsada, hindi mo alam kung saan nakalagay yung camera, tapos may nagsasalita lang. Walang point of preference katulad ng manubela. Ayun, nilagay ko siya, ang camera na to, sa chest mount. Tapos, papakita ko yung sa chest mount. Bali, ito yung sa chest mount. Ito nga pala, putol na. Oh. Bali, kakatanggal kabit ko, napuputol. So, tinanggal ko na rin yung kabila. Tapos, nilagyan ko na lang ng electrical tape dito. Para, hindi siya madaling matanggal. Ayan. Hindi mo rin siya basta-basta matatanggal. Kailangan, dito ang pwersa mo pa ganyan. Sabay, pwede ka na mag-vlog nung normal na pagbablog. Okay. So, ayan. Ganyan siya. Tapos, syempre, pag nagbabay ka, diba, medyo nakaayoko kang ganyan. So, ititingala mo lang siyang ganyan. Ayan. So, ganito yung setup ko pag naka-chest mount. Pero, minsan, pagkukuha ako nung naka-steady na shot. Halimbawa, nagpapahinga o may gusto akong sabihin, kailangan may maliit na tripod. Dito rin siya naka-screw. So, tatanggalin ko lang yung screw nito kasi ito yung papalit ko. So, parang ganito yung mangyayari sa kanya. Ganyan. Meron din naman dito yung adapter, yung pang GoPro, tapos may 1/4 screw rin. Yun yung plano ko kuha ako para pagtanggal ko, hindi ko na siya tatanggalin dito, nakaganyan na siya, rekta. So, yun na lang, nasira kasi yung isa ko eh, nasira yung adapter ko na yun. So, ayun, yun yung sa mounting. May chest mount din para sa cellphone. Pero ang ma-advise ko lang eh, kung maganda yung cellphone mo, maganda yung stabilization ng cellphone mo, pwede kang gumamit ng cellphone. May nakikita kang gumagamit ng cellphone sa chest mount. Maganda naman yung quality ng video, hindi naman maalog. Pero sa case ko, sa aking sitwasyon, itong gamit ko na to ngayon. Hindi maganda yung stabilization niya, yung Redmi Note 7. Yan. Hindi maganda, kaya nag-invest ako sa action camera. Maraming budget na action camera sa market. Pero mas pinili ko itong second hand na action camera. Ito nga pala yung Yi 4K action camera. Kilala siya bilang GoPro killer. Nung nilabas to kasabay ng GoPro Hero 4 tsaka GoPro Hero 5, yung quality na lang ng video halos pareho lang. Actually, mas maganda pa yung quality nito sa Hero 4. Maraming review nito sa YouTube. Talagang nakakasabay siya sa Hero 4 at Hero 5. Ang Hero 4 walang stabilization, ito meron. So, nakuha ko siya 6,000 lang. Ayun, yun lang naman. Pero ang kahinaan ng mga ganitong camera ay ito kasi depende sa settings mo. Pag
tinaasan mo yung ISO niya, liliwanag, oo. Pero masyadong grainy. Grainy yung video. Papakitaan ko kayo ng sample. Ganito. Okay. So, yung grainy na video, parang ang labo. Parang ang labo yung tingnan, nakakasakit sa mata. Kaya ako kumuha nito. Alam ko. Bibigyan ko kayo ng sample video, ha? Na walang ilaw at may ilaw. Okay? Okay, so ito yung camera gamit ko ngayon. Ito yung walang ilaw. So, lalagyan natin ng ilaw, ha? Ito naman yung may ilaw na sample video. So, kita lang yung mukha mo. Pag, especially pag nagra-ride ka ng gabi. Maganda to kasi kita yung mukha mo. Tsaka pa nagra-ride ka, bawa, nasa chest mount mo siya. Makikita mo yung manubela mo. Kita yung manubela, tsaka nakakatulong din siyang paliwanagin yung paligid, yung kapaligiran. Okay, so bali itong ilaw naman na to, nakuha ko siya sa Lazada, 63 pesos. Papakita ko sa inyo yung link, ha. Ito. Lalagay ko na rin pala yung link sa baba kung may bala kayong bumili at gusto nyo supportahan yung channel. Gamitin nyo yung link pagbili sa Lazada. Wala yung extra charge sa inyo, pero kung gagamitin nyo yung link sa pagbili, magkakaroon ako ng konting barya-baryang kickback. So ayun, pakita nyo lang yung support sa channel. Okay? Balik clip siya, tinanggal ko lang yung clip niya dito. Tapos gumamit ako ng double-sided tape para ikabit siyang ganyan. So, natatanggal siya na, ayan, nakakabit lang siya na ganyan. So, ang gamit ko palang tape dito is yung nano tape. Wait lang, kunin ko, ha. Ito, ito ang nano tape. Medyo marami nang dumikit na dumi. Pero malagkit talaga to. Tas mahirap siya matanggal. Especially mga ganito lang magagaan na bagay. Saktong-sakto. Pwede mo hawakan, oh. Hindi siya natatanggal. Ayan. Ilang beses ko na yung tinanggal kabit. Malakas pa rin. So, ayun. Ito yung sa light, sa ilaw. Maganda siya. Kasi pag madilim, makikita niya pa rin yung sarili niya sa video. Pero hindi noisy. Wala masyadong noise. Yung noise kasi na yun is, pag yung camera mo ay wala nang makitang liwanag, parang gumagawa siya ng artificial na liwanag para may makitang image kahit papano. Hindi ko alam yung explain yung buong science doon, pero yun yung basic na explanation sa noise. Yung parang parang tuldok-tuldok, parang malabo, parang sa TV yung malabong reception. Ayun, yun yun. Okay. So, pag-usapan naman natin ang wind noise. Ito, pag wala kang cover, ganito yung tunog niyan. Magbibigay ako ng sample video, ha. Okay, so, bali, nasa-record pa tayo ngayon. Ito yung audio na, na walang cover. Bali, may egg na. So, papakita ko naman sa inyo pag may cover. Ito naman yung tunog niya pag may cover. So, may maririnig ka pa rin tunog ng hangin, pero hindi na siya ganun sa kanina na sobrang inay. Bali, halos nang naririnig mo na lang talaga yung tunog ng motor ng electric fan. Okay? So, balik na tayo dun. Okay, so, ayan, nakabalik na tayo. So, ayan. Paano ko ito nagawa? Bala ito, may butas kasi sa loob. Ayan. Bali, kung nakikita nyo, wait lang, ha. Ito, itong dalawang butas na to. Yan yung butas ng mic niya. Ito. Okay. So, gumamit ako nitong normal sponge lang. Panglinis ng pinggan na sponge. Tapos kumuha ako nito. Bale, dinig parang dito ko na isa sample.
Balik kumuha ako dyan, tapos dinikit ko lang dito. Tapos, tinanggal ko lang yung gitna. Tinanggal ko lang yung, binutasan ko lang siya sa gitna. Para, bali yung paligid lang niya yung may tape. Tapos yung gitna wala. So, yung tunog, pasok. Hindi matatabunan ng tape. Pero yung hangin, yung sound ng hangin, hindi na masyadong papasok. So, pwede nyo rin gawin tong ganitong setup sa cellphone. Kung yung cellphone nyo eh hindi masyadong nakakapag-filter ng wind noise, pwede nyo rin gamitin tong technique na to. Kung hindi kayo mahihiya, kasi sabihin, uy, ba't may sponge na nakatikis sa cellphone mo? Bali dun sa pinakang sa side, ito yung cellphone mo, di ba? So, bali, kung cellphone ang gamit mo, pwede mo rin gamitin tong sponge. Kung yung tunog ng cellphone eh mahangin din, yung kumbaga hindi siya magaling mag-filter ng wind noise, pwede nyo rin gamitin yung sponge technique. Well, hihiwaan nyo lang dito, tapos papasukan nyo ng ganyan. Kung yun ay kung hindi kayo mahihiya, kasi medyo mukhang tanga talaga, aminado rin naman ako dito. Ito, medyo okay siyang tingnan kasi mukhang nagmukha siyang vlogging camera kahit papano. Cellphone kasi, pag kinapitan mo ng sponge, eh, mukha kang ano. Pero nagawa ko yan, ha. Doon sa una kong video, yung sa Chill Ride, ganun yung setup ko. May sponge lang na nakakabit sa cellphone ko. Kung nag-uumpisa ka pa lang, para sa akin, hindi naman ganong kahalaga na naka-GoPro ka agad. Kumbaga, nasa practicing mode ka pa lang. Nagpa-practice ka pa lang mag-shoot. Nagpa-practice ka pa lang mag-edit. So, okay lang mag-umpisa sa cellphone. Ako nag-umpisa sa cellphone. Eh, nagkaroon lang talaga ako ng chance dito. Kaya, nabili ko. Pero kung hindi ko to nakita, siguro cellphone pa rin gamit ko ngayon. Hindi mo naman kailangan mag-GoPro. Kung may budget ka, mag-GoPro ka. O kaya yung Insta360. Mukhang maganda yun eh. So, sana nakatulong tong video na to sa inyo. At sana madagdagan palalo tayo mga nagba-bike vlog. Kasi masarap talaga mag-bike. At masarap din mag-vlog. Masarap gumawa ng video. Pag nagba-bike ako, dalawang excitement yung nararamdaman ko eh. Una, yung excitement sa pagba-bike. Magba-bike ka. Tapos pag pa-uwi ka na, hindi mo pa rin mararamdaman yung pagod kasi excited naman ako mag-edit. Ewan ko, siguro parang nahumaling ako sa pag-filmmaking, nagpa-practice-practice din ako. Ayun. So, sana nakatulong sa inyo to. May natutunan kayo kahit papano, especially yung sa lighting, tsaka yung pagtanggal ng wind noise. Yung camera naman, hindi naman importante kung anong camera gamit mo. Isa pa palang advice, kung naka-action camera ka, huwag kang gagamit ng yung waterproof case. Kasi ang tunog nun eh, imagine, takipan mo yung tenga mo, tapos magsalita ka. Ganon. Ganon yung tunog ng audio na lalabas sa pag in-upload mo na. Parang hindi siya, parang kang nasa ilalim ng tubig. So, hindi maganda yung audio. So, ayun. Yun yung ma-advise ko. Kung naku-curious kayo sa performance nito at setup ko, pwede nyo panoorin yung mga bike vlogs namin. Ilalagay ko sa link. O dito na lang sa cards, pwede nyo i-click yan. Mayroon din akong ibang review sa tungkol naman sa brake, mga bike parts, meron din dyan, lalagay ko na rin lang. So ayun, sana na may natutunan kayo at nakatulong itong video na to sa goal nyo na maging bike vlogger dito sa Pilipinas. Okay, so bali kung nagustuhan niyo itong video, may natutunan kayo, support niyo yung channel, like, comment, tsaka subscribe na rin ha. Wala naman masyadong oras na makukuha sa inyo yun eh, click-click lang, isang click nga lang eh, sa subscribe. Sige na, okay, so bali yun na lang, at kita-kita tayo sa daan, ride safe mga best, okay, bye!